Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Donita, your Pinay teacher in Norway, and in this video, I will share to you my journey, how I become a qualified teacher here in Norway. So today, we will talk about how to qualify your bachelor degree here in Norway. Because recently, I've just received the answer from NOKUT. It is the Norwegian Agency of Quality Assurance in Education. So they are the agency that qualifies your bachelor's degree or your education from your homeland. And I have the list in my laptop, what are the things that I have done. And I will share everything to you step by step. Full guide. And again, I just want to say thank you for those Filipinas who also suggested this content. I just want to greet Donna Roca, one of my friends in Norway, and Amy Escudero, one of my subscribers who suggested this to create this full guide tutorial how to be a qualified teacher here in Norway. So this is it, mga sis. Let's start. First is, I will explain to you the requirements in the completing course to be a teacher here in Norway. So first is, you must apply first in NOKUT, the Norwegian Agency of Quality Assurance in Education. Pasensya na kasi tinitingnan ko lahat dito mga sis para yung mga sinasabi ko information is correct and yung mga checklist na kailangan ko and all the informations na kailangan ko sabihin sa inyo is nandito. Ayan ang aking kodigo. So, kailangan magpasa muna kayo doon. So, when I came here in Norway last 2015, nalaman ko na to qualify my education or my bachelor's degree in Norway, kailangan kong mag-send sa NOKUT. Again, NOKUT means Norwegian Agency of Quality Assurance in Education. So, nung nag-apply ako sa kanila, kulang ako ng 120 points because for you to be eligible as a bachelor degree holder here in Norway and to qualify, kailangan mo ng 240 studiepoeng or study points. Now, that is one of the requirements sa kompleteren de larer ut daning. So, nakalagay doon, ipapakita ko dyan sa screen, vis duhar sokt professions gushening som larer of ut avslag fra UDIR fra 30N of December 2019. So, matagal na akong nag-search, kaya meron ako sa NOKUT, meron din ako sa UDIR. And then, if magse-search ka within January 2020, sa NOKUT ka na po magse-search. Because biglang nag-iba sila, hindi ko alam kung bakit. But now, if you want to be a qualified teacher, kailangan mo nang mag-send sa NOKUT. Ngayon, kung gusto mo namang maging qualified na CK player, dun ka naman magse-send ng SOKNAD or application sa Health Directorate sa Norway. So, iba-iba, depende sa iyong profession. Kung teacher ka, sa NOKUT. Kung nurse ka, sa Health Directorate. Ngayon, last time, nag-send ako, and yun nga, kulang. Kaya, yung nakalagay sa akin before dito is Ike Gushent. Yung una kong SOKNAD or application sa kanila. And then, iyon yung kailangan mong requirement sa Oslo Met. And the next requirements is you must at least have minimum BN po Norsk or you must have at least BN nebo sa Norsk or BN level sa Norsk. Kailangan nyo yun. And then yung bachelor's degree from your home country, kailangan nyo rin ipakita yung diploma nyo and yung TOR nyo. And then kailangan nyo rin po ng TEFL and IELTS. But if you are graduate, for example, ako, I graduated as a bachelor in secondary education major in English, and the medium of teaching na ginamit nung ako'y nag-aaral is English, that's why hindi ko na po kailangan ng ganong recognition. But kung kayo po is nag-aaral at ang gamit na medium of instruction is English, all you have to do is ask to the university na pinag-aralan nyo, na makakuha kayo ng recognition na nag-undergo kayo na ganyang course na ang medium of instruction is English. Ganun lang po kasimple.
And that are the most important requirements na kailangan yung malaman para makapag-apply sa Oslo Met for Kompleteren de Lære Utdanning. Ipapakita ko po ulit sa screen yung mga kailangan yung requirements. And ilalagay ko rin sa description box below yung link para ma-check nyo in your own personally. So the next one is, gaano katagal or how long is the time frame of this course? Last time po, nung ako yung nag-take, is 1.5 years lang. So if you will all know, last 2016 lang ginawa ng Norway ang program na ito at nagpondo sila ng 2 million kroner para sa mga flitninger na magkaroon ng videreutdanning at mag-usyent yung kanilang ang bachelor's degree in their homeland. But then, if you are a teacher outside EU, and then you get abschlag or you are not recognized from UDIR, and that was me. Yun yung case ko before. That's why nakakuha ko ng place doon or admission sa kanila because yun yung mga kinds ng mga applicants na kinukuha nila. Ganon din sa CK player. So, same lang din siya. Una nilang pinapriority is yung mga refugees. But in CK player, most of the applicants are Filipinos or mga kabayan natin, kaya talagang marami sila. If I'm not mistaken, last time, nasa 20 plus sila dun sa supplementary course to be a nurse in Norway. Pero ako po yung nag-iisang Pilipina na nag-take ng Kompleteren de Lære Utdanning for Invandrere sa Norway. And ang kauna-unahang nakatapos ng ganitong course dito sa bansang to. Kasi pang third batch pa lang kami, di ba nga, last 2016 lang sila na nag-start ng ganitong program. So, 17, 18, 19. So, pang third batch pa lang kami. And yun nga, ano pa ba yung sasabihin ko dito? Ang time frame ng course na ito is 1.5 years before in my time. Last 2019 to 2020. Pero, iniba na nila, ginawa na nilang 2.5 years. So, kung gusto mo pang magkaroon ng videreutdanning or mag-take ng another course to get a major subject, pwede nyo po yung gawin. So, in my case, kaya po natapos ko siya ng 1.5 years. Yung first sem, nag-aral ako ng NOSH Beto, and then nag-aral ako ng NOSH School System. So, dalawa yung course na yon. And then yung sumunod na second sem is NOSH Academics Nibo, and then Sprok Olari. And then yung third sem is yung thesis or Bachelor of Gabi na tinatawag or FO of Gabi na tinatawag, and then Mangfold Schoolem. So lahat ng sem meron kaming practice na tinatawag. So kami ay magkakaroon ng observations practice nung first sem and then owner listening practice nung second sem tsaka third sem. So every sem meron po kaming praxis na ginagawa. Ngayon, dun sa third sem, ang ginawa ko is habang gumagawa ng Bachelor of Gabi or thesis and then nag-practice, nag-aaral din ng Mangfold School and kumuha na rin po ako ng English for grade 5 to 10 sa other university. So in that sem na yon, nagkaroon ako ng 60 study points. Now, which is nakukuha lang within 1 year. So, pinagsabay ko siya. If kaya nyo naman, and you have classmates na talagang matutulungan kayo kung hindi kayo maka-attend ng class, pwede nyo pong gawin yung ginawa ko. Pero, I am not advising you to do that kasi sobrang nakakapagod. Siguro kung wala akong classmate na mapagkakatiwalaan ko dun sa magkabilang course, wherein kapag hindi ako makapasok sa Oslo at hindi ako makapasok sa Levanger dito sa Matron, hey, malapit na university, kung wala akong mapagkakatiwalaan na classmate ko, baka hindi ko rin nagawa. Dahil minsan hindi rin ako nakakapasok at natutulungan lang nila ako about sa mga topics na na-miss ko kasi nga hindi ako makapasok sa magkabilang course. And naging possible lang yon dahil nga nagkaroon ng pandemic. So, ginawa nila yung normally na nagtuturo sila physical in the classroom is ginawa nilang digital owner listening or virtual learning lang. So, nag-zoom na lang kami. So, yun din yung nakatulong sa akin na hindi ko na kailangang mag-take ng flight papuntang Oslo at pumasok doon kasi nga nagkaroon na ng ganun gawa at nagkaroon ng lockdown dahil nga sa pandemic. So, yung challenge ng pagkakaroon ng pandemic is kinuha ko to be my advantage para matapos tong course na to. So, diba?
if you have challenges and struggles in life, kayang-kaya nyong gawing stepping stone yan para maging matagumpay kayo sa pinaplano nyo. Walang imposible sa mundo. So, that is the time frame. Nagawa ko siya ng 1.5 years, which is ngayon is 2.5 years na siya. And halos nasabi ko na lahat about the completing course to be a qualified teacher here in Norway. If you have further questions about it, comment down below. So, dun sa mga nagtatanong, paano yon, teacher, kung ikaw ay nakatira sa Trøndelag tapos nag-aral ka sa Oslo. From August 2019 and August 2020, ako po ay nagre-rent ng isang maliit na unit. So, iyan, papakita ko sa inyo yung link. So, kami po ng asawa ko is long distance relationship ng isang taon habang ako'y nag-aaral sa Oslo. And then, noong last sem, hindi na po ako nagpatuloy na mag-rent dahil nga din sa pandemic. Kaya tinapos ko na siya and then nagtitake na lang ako ng early flight from sa common namin direct sa Oslo. Kapag nagkakaroon kami ng physical meeting na kailangan ko talagang umattend. So, ganun po yung naging situation ko last time. And then, nung nag-aaral naman ako sa Levanger, nag-drive naman po ako mga 3 hours, ganyan, mula sa bahay ko, papunta dun sa university, and sometimes nakikitulog ako dun sa aking kapatid, na malapit lang siya mga 1 hour yung drive, or 45 minutes from her house, mula dun sa Levanger University. And also, kaklasiko rin po siya, doon sa course na tinake namin, so naging mag-classmate kami nung first sem. Kaya natulungan niya rin ako kung nagagawa ko ng thesis, tapos pumapasok ako sa Oslo minsan. Siya po yung nag-help sa akin para maka-cope up sa mga na-miss kong classes doon naman sa English. Ngayon, syempre dun sa English, ang medium of teaching is English din. That's why hindi rin ako nahirapan at nakuha ko naman in that time, nagawa ko lahat. So, dumating yung time na in a week, ang dami kong exam na kailangan tapusin, ang dami kong assignments and projects na kailangan ipasa, pero sa awa ng Diyos, natapos naman kasi may mga projects na kailangan nyong gawin, kailangan nyong ipasa para makapag-exam kayo. So, maraming kailangan gawin, pero in that short time frame, nagawa ko naman siya, kaya last December talagang aligaga ang teacher nyo dahil napakarami kong exam. Dahil kailangan kong mag-exam ng Norwegian, kailangan kong mag-exam ng English, meron diyang presentation din, and then meron pang grammar, and then meron pang teaching English as a foreign language, and then dun naman sa Mangfold Skolen. When you say Mangfold Skolen, it means diversity in the school, and then gumawa rin ako ng thesis ko. My thesis is about the multiculturalism in a Norwegian school. Yun po yung aking thesis. So, sa awa ng Diyos is napasa ko naman lahat at wala naman naging problema. Lahat naman is naging maayos. And I believe na purpose talaga to ni Lord sa akin kung bakit ko nagawa. Because before, after kong mag-sprock practice last 2017 sa Barney School or elementary school dito, gusto kong magtrabaho. So nagtrabaho ako ng 2 years. And then gusto kong maging regular pero hindi ako naging regular. Pinagdadasal ko yun, sabi ko, ilang years na akong nag-vicar pero hindi naman ako nagiging regular. Kaya ang ginawa ko, nag-take ako ng chance na mag-apply sa completing course na ito and nakakuha ako ng Studio Plus, kaya ginrab ko na yung opportunity kasi naisip ko, will din talaga to ni Lord na gawin ko tong course na to. Kahit hindi yun yung gusto ko dahil gusto ko talaga maging regular agad ako. Pero, yun nga eh, kung ano yung hindi mo inaasahan, yun pa yung ibibigay sa'yo kasi yun yung deserve mo. Kaya kung may mga plano kayo sa buhay at hindi nyo pa siya nakakamit, there are better plans that God made for you. So, don't give up at huwag kayong mawawalan ng pag-asa. At dun sa mga Pilipina or mga kababayan kong nagme-message sa akin, at nai-inspire sila, yun po talaga ang reason ng aking YouTube channel to inspire you and bigyan kayo ng lakas ng loob na pagpatuloy nyo yung pangarap nyo sa bansang ito. And that's all. Thank you for watching. If you like this video, don't forget to thumbs up and share this video to those aspiring kababayans here in Norway that really want to qualify their bachelor's degree in Norway, and click the notification bell below for you to be notified when I have new uploads.
Again, always believe to the beauty of your dreams and keep believing in yourself. Dahil walang ibang tutulong sa'yo kundi sarili mo lang at ang Diyos. Bye!